Minsan pa mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat o magandang araw. Nandito po tayo sa isang magandang lugar na kung saan mayroong maraming punong kahoy. Parang Baguio po kung titingnan natin. But today, nais ko pong ipaalam sa inyo yung salita ng ating Panginoon mula po sa kanyang banal na salita at kunting paliwanag upang kayo po'y mabigyan ng kalakasan sa inyong paglilingkod sa araw-araw sa ating Panginoon. Dito po sa Isaiah chapter 61, ito po yung binasa ni Jesus Christ noong una niya pong pagministeryo. Ito po ang sinabi niya, "The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, and the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, and that they might call trees of righteousness, the planting of the Lord, that they might be glorified." Sa buhay po natin, hindi po maiiwasang may mga pagkakataon sa buhay natin na meron po tayong mga pabagsak. But I want to challenge you, nais ko po kayong i-challenge, na sana po sa ating buhay ay isipin po natin palagi na ang description po ng ating Panginoon dito ay upang tayo pakawalan sa mga tanikalang yan. Mga kapatid, nais ko pong ipaliwanag sa inyo na ang pangako po ng Panginoon ay hindi lang po ordinaryong buhay sa inyo. Special po kayo sa Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay unique. Ang promise po ng Panginoon is He will give us beauty for ashes. Isang magandang pangako po yan na despite po sa problemang inyong dinaanan, bibigyan ng Diyos ng kagandahan yan. At sinabi niya pa mga kapatid sa verse 3, "Oil of joy for mourning," kaligayahan. During sa time mga kapatid na ikaw po ay nalulungkot, ang Diyos po ay may promise sa atin na tayo paligayahin, tayo bibigyan niya mga kapatid ng katugunan sa ating mga problema. Isipin po natin ang sabi ng Biblia, Romans chapter 8 verse 28, "All things work together for good to them that love God." Hindi maaaring lahat ng bagay hindi po maganda nangyari sa inyo. Pero sabihin ko po, lahat po yun ay gumagawa para po sa kabutihan sa buhay natin. And this is good thing. The Lord promised us the garment of praise for the spirit of heaviness. Meron po tayong mga kabigatang pinapasan sa ating mga balikat. Na pinsan po hindi natin kayang lampasan yung problema. Iniisip natin na kung ikaw lang sa kalagayan ko ito, kung ikaw lang nandito sa sapatos ko, siguro hindi mo ito makakaya. But I tell you, my brother and my sister, mahal ka ng Panginoon at bibigyan ka ng Diyos ng kaligayahan, bibigyan ka ng Diyos sa iyong mga bibig na mga pagpupurit, pasasalamat. Dahil pangako po yan ng Panginoon, despite po sa nangyayari sa buhay. Hindi ko po alam kung anong problema ang dinadaanan mo ngayon. Pero ito lang po ang mapapangako ko sa inyo. My God has a promise at tanggapin natin ang pangako. Sa pakikinig po ninyo ito, tanggapin niyo po ang salitang ito ng bukas na puso. Believe it in yourself, have it in your life. In Jesus' name, claim it.